So yun, so kamusta mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, alam nyo ba na nagmukhang tanga na naman itong si Edling Gaw dun nga po sa interview niya kay Attorney Larry Gadon. Okay, ayan po yung content po natin ngayon. Pero mga kababayan, meron po tayong breaking news ngayon. Kasi nga po, actually bad news ito eh. Kasi nga ngayong araw nga po, June 28, kung kailan holiday, talagang ginapang talaga ng Supreme Court na ibigay itong information po na to na nakakalungkot nga po na si Attorney Larry Gadon nga po ay disbar na nga po sa pagiging abogado. So citizen Gadon na lang siya ngayon. So at alam naman po natin mga kababayan no na ito ah na ang talagang gumagapang talaga dito ay si Justice Leonin. Kasi alam naman po natin na medyo battery po talaga itong si Leonin dito nga po kay Attorney Larry Gadon. Okay, pero daanan lang natin ito saglit kasi breaking news kasi ito eh. Gusto ko lang ipakita sa inyo, ito nga pong binigay nga po na pahayag nga po ng Supreme Court. Yan. Okay no, ang sabi dito no, Supreme Court of the Philippines Public Information Office, June 28, 2023. So kahit holiday nga po ngayon, nagbaba po talaga ang Supreme Court ng ganitong klaseng information. No, which is, ewan natin, diba? So sabi dito no, okay, Court anonymously disbars Attorney Larry Gadon for misogynistic, sexist, abusive, and repeatedly intemperate language. Okay? By anonymous vote of 15-0, the Supreme Court en banc resolved to disbar Attorney Larry Gadon. Yan. Ang pinaka-reason po kasi nito, yung viral video nga po ni Attorney Larry Gadon tungkol nga po dito kay Raisa Robles. So actually mga ka-streetwise, mamaya pag-aaralan ko to. Kung ano ba yung pinaka naging dahilan. Magre-research po ako tungkol dito at saka magtatanong-tanong po ako sa mga kakilala nating vlogger, di ba? Para makakuha po tayo ng complete information tungkol nga po dito sa pag-disbar nga po kay Attorney Larry Gadon. Baka ngayong araw din po ilalabas ko yung video. Kasi nga po, nakaschedule na nga po talaga na itong oras po na to, alam nyo naman po talaga na busy naman po talaga ako. Na itong oras po na to, ang pinaka-content ko po talaga, itong ginawa nga po ni Edling Gaw. Okay? Binalita ko lang po sa inyo itong nangyari nga po kay Attorney Larry Gadon sa pag-disbar nga po sa kanya ng Supreme Court kasi nga po breaking news ito eh. Breaking news ba? O breaking news sa mga vlogger. So yun, mamaya i-content ko to ulit mamaya, okay? So mga kababayan, ito po talaga yung pinaka-topic po ng video po na to. Yung ginawa nga po ni Edling Gaw. Kasi kitang-kita po talaga no kasi in-interview nga po si Attorney Larry Gadon ng News 5. At ang isa nga po sa nag-interview dito ay si Edling Gaw. Kasi nga po, alam naman po natin na si Attorney Larry Gadon naman, attorney pa ba? Attorney Larry Gadon na lang kasi sanay ako eh. Sanay akong tawagin siyang attorney eh. Na itong si Attorney Larry Gadon nga po ay na-appoint nga po ni PBBM bilang advisor nga po ng poverty alleviation. So, in-interview nga po siya ng News 5. And then eventually, medyo nagkaroon nga po ng sagutan itong si Larry Gadon at saka si Edling Gaw. Nakitang-kita po talaga dito mga kababayan yung pagiging dilawan at pagiging tanga ni Edling Gaw. Kung maaalala po natin mga ka-streetwise last year, 'di ba? Nagkalat po ng katangahan si Edling Gaw tungkol dun sa sulo. 'Di ba? Ang sabi ni Edling Gaw, wala dong sulo na lumusob sa Malacañang noong 1986. Pero napatunayan po natin na meron pala, di mukha kang tanga. O ngayon, nagmukha ka na naman tanga ngayon Edling Gaw. Oh, so mga ka-streetwise, para mas maganda, panoorin muna natin yung 3 minutes video nga po na ipapakita ko po sa inyo. Dito nga po sa interview nga po ni Edling Gaw at saka ni Attorney Larry Gadon. Okay? Sige. Well, ang talagang kinakailangan na gawin dyan ay yung magkaroon tayo ng job generation. At yan ay ating pagtingin ang programa sa pagbubuhay ng ating mga industriya na nasira noong panahon ng after the AIDS revolution na kung saan ay nagsipaglayasan yung mga malalaking mga multinational companies dito at yan ay ating ibalik ang ating industriya upang magkaroon ng mga trabaho at ang ipagpapatuloy ang mga pagpapatayo ng mga malalaking istruktura o infrastructure upang tayo ay umunlad ng ekonomiya at mabawasan ang kahirapan. Hindi man natin talaga totally masosolve yung kahirapan na, no? Pero kung marami rin ang ating maiaangat ang antas ng kanilang buhay, ay yan ay isang achievement na rin.
However, I also need to point out something you mentioned a while ago. Sabi kasi ninyo, naglayasan yung mga multinational companies matapos yung EDSA revolution. I wonder po where you're getting your data, because as far as the statistics of the PSA and NEDA are concerned, the economy reached the pit bottom 1985 when going to 1986. Inflation was at 50%. The poverty incidence was at 44%. We've never hit that low since then. I think you have to check your data, because after the EDSA revolution na nagmahal ng kuryente, brownout ng brownout, doon naglayasan yung mga multinational factories dito. You have to check your data. And yan yung mga panahon na brownout ng brownout, kasi isinara yung hindi pinaandar yung Bataan nuclear plant, and yun naman mga power sources ng ating National Power Corporation ay nasira, at yun ay hindi nagawa ng paraan. At kaya nga ang noong pinakawalan ni Cory Aquino yung mga komunista, noong mga leader ng komunista ay bumalik ang mga rebellion. At kaya yung mga multinational companies ay nagsilayasan dito. You can check it out. Yes, yung sir. Adidas, since you bring up Regulus data, Philippines, napakarami niyan. Yes, sir. Since maraming you bring mga Pilipino data, na sir, na I can refer you to data from the World Bank, from NEDA. You can also check NEDA, the website there. The numbers are also there. And as well, PSA, the Philippine Statistics Authority. All the data is there for us to harvest. So I don't think it's a question of my data being questionable. It's a fact that those companies closed shop and transferred to China, to Malaysia, to Vietnam. It's a fact. And makikita mo, kahit kausapin mo yung mga maraming trabahador o mga workers ng mga Pilipino noong panahon na yon, ang dahilan kung bakit na nawala sila ng trabaho ay dahil nagsara yung mga kumpanya. You are probably referring to another report. Sir. Okay, sir. Your comments as against what really happened during that time, you have to check your data. Okay, sir. Well, I will leave it at that, because the data is there for everybody to peruse in the website, sir, of the PSA and NEDA. So I will leave that to the public to check for themselves. But maraming salamat, sir. Thank you for joining us tonight. God be with you. Thank you. Okay, so ang sabi ni Ed Lingaw, let the public decide and observe. Ay, ba sinabi niya tungkol sa mga data sinasabi niya. O ngayon, sige, sundin natin yung gusto ni Ed Lingaw. Okay? Pakita natin yung mga data na sinasabi ni Ed Lingaw, kasi meron siyang binanggit tungkol sa, kasi meron binanggit si Ed Lingaw na data sa World Bank, sa NEDA, sa PSA. So ngayon, ito. Ed Lingaw, langiha ka talaga. Tanga ka talaga. Okay, ito yung taon. Malinaw ba? Malinaw? Okay. Okay, yan ha. So, malinaw naman siguro, no? Ito mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ni Ed Lingaw. So, ito, 1961. So, noong 1961, meron tayong 5% growth. Okay. So, kailan ba naging presidente si Ferdinand Marcos Sr.? 1966 ata, no? Tama ba? Oh, whatsoever, nakalimutan ko. Oh, simulan natin sa 1966. Okay. So meron pong growth ang Pilipinas na 4.4% nga po. Ito ay GDP ng Pilipinas. Oh, 1966, merong 4%. 1967, 5%. 1968, 5%. Ayan. So 1969, 4.7%. 1970, 3.7%. At nung Martial Law, ito ha, 1972, merong 5%. 1973, 8.8% nga po yung growth natin. 1974, 3.4%. So, ang pinupunto lang dito mga kababayan, puro po pataas ito. Mula 1966 hanggang 1983. Actually, nung 1983, medyo bagsak na po yung GDP natin, kasi 1.9% na lang. So ito nga mga kababayan, no. So ang pinupunto ko lang dito mga kababayan, no. Ito yung data na gusto mo Ed Lingaw, ha. Mula 1966 hanggang 1983. Yan, meron tayong growth sa GDP. Yun nga lang po ang sinasabi ni Ed Lingaw, ito na. Nag-negative na tayo dito. 1984 at 1985. So ito yung sinasabi ni Ed Lingaw na bumagsak po ang ekonomiya ng Pilipinas noong 1984 at 1985. So mga streetwise, no, ang gusto ko lang linawin dito, mula po nung namuno
si Apo Lakay, si Ferdinand Marcos Sr., meron po tayong growth ng GDP taon-taon. At bumagsak po yan noong 1984 at 1985. Okay, kung kailan na nga po, malapit na nga po na mapaalis nga po si Ferdinand Marcos Sr. sa pagka-presidente. At hindi lang yan, ito pa. Meron pa dito eh. Ito, galing din naman ito sa... So ito, hiwalay na graph din ito para mas malinaw. So mula 1966, pataas po talaga. Kasi di ba kanina pinakita ko, may growth po tayo. 5%, 3%, 8%. So ito na nga po yun. Ito yung trend nun. Pataas po talaga yung ekonomiya nung naging presidente nga po si Ferdinand Marcos Sr. Pero bumagsak po ito noong 1984 at 1985. So syempre mga kababayan, merong reason yan. Merong reason po yan. So ngayon, sundan po natin yung sinabi nga po ni Atty. Larry Gadon na nag-alisan nga po yung mga kapitalista nga po na mga foreign investor nga po sa Pilipinas dahil nga po sa kagagawan nga po ng mga dilawan at mga detractors nga po ni Apo Lakay. Actually, tama po si Atty. Larry Gadon doon. Isipin ninyo mga kababayan, no? Mula 1966 hanggang 1983, di ba, pataas ang ekonomiya natin pero biglang bumagsak. So bakit? So bakit bumagsak? Ayan ang hindi sinasabi ni Ed Linggaw. Bakit bumagsak yung ekonomiya noong 1984 at 1985? So mga ka-streetos ito, meron akong nabasa po dito mga kababayan na ito galing ito sa heritage.org. So bakit ko ginamit itong website po na to? Kasi ito mga ka-streetwise, ano to eh? Itong heritage.org po na to, hindi po ito bias. Kumbaga kung ano yung nangyari noong 1985 at 1984, sinulat niya dito. Para maging fair, kasi kung susundan po natin yung paniniwala po ng mga dilawan, di ba, magiging Ed Linggaw po tayo. At kung susundan po natin yung narrative po ng mga maka-Marcos, syempre magiging bias po tayo. So dito po natin tingnan sa isang report nga po na hindi bias. Okay? So ito yung sabi dito base po sa history ng Pilipinas, ha? Okay? So, ito. By fall 1983, however, a dramatically changed, somewhat negative picture of the Philippines emerged. Kung kailan nga po nagsimula nga po, bumagsak nga po ang ekonomiya ng Pilipinas, nagkaroon po tayo ng negative picture po sa buong mundo. Okay? Along with these economic woes, came is political instability. The assassination of opposition leader Benigno Ninoy Aquino, August 21, 1983. Incited massive demonstration in the streets of Manila. In early November, 700 of the country's top businessmen and industrial confronted Marcos with their grievances about the country's mismanagement. So ito na nga, no? During 1984, both political situation and economy continued to deteriorate. Some observers expressed serious pessimism about the future of the Philippines. There were suggestions that an economic collapse would lead to anarchy or a communist takeover. So anong pinupunto ko dito mga kababayan? Base po dito sa binasa ko nga po, nung namatay nga po si Ninoy Aquino, nagsimula na nga po yung kaguluhan po sa economy. At nagkaroon na po nga po ng sangkatutak na rally po sa kalsada. At kahit na nga po yung mga ekonomista noon ay... nangangamba sa ekonomi ng Pilipinas. Dahil syempre, meron pong itong kinalaman sa pagkamatay nga po ni Ninoy Aquino. At syempre, nung namatay nga po si Ninoy Aquino, dito na nga rin po nagkaroon po ng snap election. Syempre, hindi matanggap ng mga dilawan na talo sila, so lalong nagkagulo. At ang sabi nga rin po dito sa report po na to, meron din pong chance na magkaroon nga po ng communist takeover. So lahat po yan nagsimula po dahil po sa panggugulo po ng mga dilawan. At ginamit nila yung pagkamatay nga po ni Ninoy Aquino. Ganun lang ka-basic yung mga ka-streetwise. Ako no, hindi ko rin po kasi masisisi yung mga ibang tao kung bakit naniniwala sila na ang nagpapatay mismo kay Ninoy ay ang mismong mga Aquino din. Kasi ito nga po yung nangyari. Nung namatay si Ninoy, nagkagulo. Dumami yung nagbo-boycott, dumami yung komunista, dumami yung nagra-rally sa kalsada. At dahil nga po doon, nangamba yung mga investor nga po sa Pilipinas. Kaya nga po sila umalis. So apparently po, tama po si Larry Gadon. It's not all about the numbers, Ed Linggaw. Dapat pag-aralan natin dito kung ano ba yung nangyari kung bakit bumagsak. Kinireklamo kasi ni Ed Linggaw bagsak ang ekonomiya noong 1983 at 1984 at 1985. Pero ang tanong bakit? Oh, kaya nga bumagsak dahil sa kagagawan mismo ng mga dilawan. Bubu.
bobo masyadong nakastick sa numero, pero yung history ng numero na yun, hindi niya tinitingnan. Tanga ka talaga. Tanga. Oh. So, yun lang po mga ka-streetwise. So, sana na-explain ko po ng maayos. At mamaya, pag-usapan po natin si Atty. Larry Gadon at yung nangyari po sa kanyang disbursement nga po sa Supreme Court bilang abogado. So, kayo po mga ka-streetwise, ano po masasabi nyo nga po dito kay Atty. Larry Gadon at saka dito kay Ed Linggaw? Naniniwala ba kayo na tanga si Ed Linggaw? Naniniwala ba kayo na si Ed Linggaw ay tanga? So, paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Bye-bye!